Nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos ang dalawang bagong Cessna aircraft na ibinigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Mismong si U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, ang nag-abot ng donasyon kina Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, Defense Secretary Delfin Lorenzana, at AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo. Nandoon din ang bagong nominadong Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez. Gagamitin ang mga eroplano sa intelligence, surveillance at reconnaissance missions ng Philippine Air Force sa laban nito kontra terorismo at maaari ding tumulong sa panahon ng sakuna. The aircraft's capabilities are impressive, but I think the more important message for us today is what these planes represent. They are a symbol of the strength and enduring nature of our lives. Bukod sa mga eroplano, sinabi rin ng U.S. Ambassador na may dineliver na silang mga bomba, rocket at baril at may karagdagang gamit pang ibibigay ang U.S. government sa mga susunod na linggo na inaasahang makakatulong sa bakbakan sa Marawi. Ayon sa U.S. Embassy sa Maynila, umabot na sa 15 bilyong piso ang halaga ng gamit militar na naibigay ng Estados Unidos sa nakalipas na 5 taon. Nagpasalamat si Lorenzana sa gobyerno ng Estados Unidos sa patuloy na suporta nito sa AFP. Malaking tulungan niya ang mga binigay na eroplano. This Cessna ISR planes will also serve as a deterrent to communists, terrorists, and extremists, particularly in Mindanao. Ayon kay Lorenzana, balak sana ng Pangulong Duterte dumalo sa turnover ceremony. Pero nagmamadali itong magtungo ng Negros para dumalaw sa mga napatay ng mga pulis noong isang linggo. Madalas man batikusin ng Pangulo ang Estados Unidos, pinahahalagan pa rin daw niya ang ugnayan ng dalawang bansa. Despite some philosophical, ideological, some historical disagreements with the U.S., the President values the relationship with the U.S. Handa rin ang Amerikang makipagtulungan, hindi lang laban sa terorismo, pati na rin sa pagresolba ng isyu tungkol sa Balangiga Bells. We would like to reach a resolution on all three bells. And if at all possible, we would like to return all three bells to the Philippines as soon as possible. Sa nakaraang sona ng Pangulo, iginit niya na dapat ibalik ng Amerika ang Balangiga Bells. Mike Novalio, ABS-CBN News.